Okay, bibigyan ko kayo ng 1 minute again para mag-produce ng sheet of paper again, saka ball pen. Magdrawing na naman kayo, may isusulat na naman kayo. Go, 1 minute. Seconds. Okay, 10. Okay, let's... Ay, nako. Okay, let's begin. Yan. Okay, jot down nyo na lang important facts, okay? So, volleyball, inimbento yan sa Holyoke, Massachusetts noong 1895. Okay, so same din yan sa YMCA school na nasa Holyoke, Massachusetts, parang basketball din. Again, so kung Massachusetts ay matatagpuan sa United States, ganun din yan, natural. Yung Holyoke, Massachusetts, ang country of origin ng volleyball ay United States of America. Okay? Ang inventor niyan ay PE teacher din, si Dr. William Morgan. Pero hindi volleyball ang first name niya. Ang first name ng volleyball ay Mintonet. Okay? So si Morgan ang nag-imbento ng game ng volleyball. Ang object ng Mintonet game ng ni Morgan ay i-hit ang bola, strike ang bola papunta sa kalabang court na hindi may strike back ng opponent na malalaglag sa floor nila. Okay, 'yun ang object ng Mintonet game. So habang naglalaro noong 1895 na 'yon, habang naglalaro, merong nag-o-observe si Alfred Halstead. Okay, si Alfred Halstead. So nakita ni Halstead that the students keep on volleying back and forth the ball, volleying, striking to return. Okay? So volley lang daw ng volley, volley ng volley. So ang ginawa ni Halstead, sinuggest niya na palitan yung name ng Mintonet, gawing volleyball. So ang nag-imbento ng volleyball ay si William Morgan. Ang nag-coin ng term ng volleyball ay si Alfred Halstead. Okay, so 1895 yan na imbento. Para hindi kayo nako-confuse, again, nag-imbento ng game ng volleyball, William Morgan. Nag-coin ng term na volleyball, Alfred Halstead. Okay, noong 1910, dumating yung mga American educators dito sa Pilipinas. Ang purpose ng visit nila para ma-educate yung mga Pilipino sa kung saan sa ang mga field, including sports. Sakay ng barko na yon ay si Elwood Brown. Si Elwood Brown meron dalang volleyball at volleyball net. Okay? So, ang purpose ng visit niya para introduce yung game ng volleyball sa ating mga Pilipino. So, pagdating niya noong 1910, pinalaro na niya yung mga sundalong Amerikano doon sa garrison, doon sa kampo, habang nanunood yung mga Pilipino. Then, dinidiscuss niya, explain niya kung paano ginagawa yung game ng volleyball. Okay? Then, after nung game na yon, pinalaro niya yung mga Pilipino, pinatry niya. Okay? Ayon sa pagkakaintindi ng mga Pilipino, naglaro sila ng game ng volleyball. So ayon sa pagkakaintindi ng mga Pinoy, merong ginawa yung mga Pilipino na yon na kinabigla, kinamangha, kinagulat ni Elwood Brown pati ng mga Amerikanong nakapaligid. Dahil sa ginawa ng mga Pilipino na yon na revolutionize yung game ng volleyball. When we say revolutionize, nagkaroon ng drastic change, malawakang pagbabago. Napaganda yung game ng volleyball dahil sa ginawa ng mga Pilipino na yon noong 1910. Ano ang inambag nating mga Pilipino sa game ng volleyball? Kung sino makaka-recall ng mga high school or grade school PE ninyo? Anybody? Unmute na lang para hindi na ako pabalik-balik ng slides.
Unmute na lang. Anybody, ano ang kinagulat ng mga... Ha? Pagpalo po. Spike! Tayong mga Pilipino ang naka-imbento ng spike. Bakit? Ang mga Pilipino likas na magugulang eh. Ang pagkakaintindi niya, i-score ka daw sa volleyball pagka yung bola, hindi na nasagot ng kalaban, hindi na na-strike ng kalaban. E paano nga naman hindi may strike yun kung digpas lang kayo ng digpas? So ang ginawa ng mga Pilipino, sinet at saka hinampas yung bola. So nagulat si Elwood Brown doon, nagulat yung mga Amerikano doon. Wala pang term na spike. Set and spike ang tactical na invento ng mga Pilipino sa game ng volleyball. Wala pang term na set and spike. So ang ginawa ni Elwood Brown, pinangalanan niya yung Filipino bomb o bomba ng mga Pinoy. Kasi ang bomba or ang bomb ay hindi mo kayang pigilan. Kaya nga yung volleyball team natin, 'di ba, ang basketball team natin ay gilas. Ang volleyball team natin ay bombarinas. Hango diyan 'yun. Okay, kasi tayo ang naka-imbento ng set and spike. Hanggang sa inadapt ni Elwood Brown 'yan, inadapt ng mga Amerikano 'yan, dinala sa kanila, then pinangalanan nilang set and spike. Pero tayong mga Pilipino ang naka-imbento ng set and spike. Okay? Next, bibigyan ko kayo ng 30 seconds para i-drawing tong court na to. 30 seconds. Huwag nyo nang isulat yung mga numbers, yung mga arrows, wag na. Yung court at net na lang. Go. 30 seconds. Ten seconds. Okay, let's begin. So, kita ba yung pointer ko? Ginagalaw ko na sa screen. Kita ba? Hello? Mga Mr. at Miss? Nakikita niyo ba? Yes po. Yes po. Okay, sige. Put an arrow and label the part. Ito, itong linya na to sa gilid, yan. Yan, dinadaanan ng arrow, ng pointer na yan, dinadaanan ng mouse na yan, yan. Yes. Yung linya sa gilid na yan, yan ang sideline. Sideline. Okay? Yan. Ang sukat niyan, 18 meters. 18 meters. Okay? Next, ito. Yung linya na to, yan. Yung width ng court o lapad ng court. Yan. Yan. So, width ng court, yan ang end line. End line. Ang sukat niyan, 9 meters. Itong length ng court o yung sideline, 18 meters. Yung width ng court, 9 meters. So, 9 by 18 meters yan. Okay? Next, ito. Itong linya sa gilid, sa ilalim ng net na naghahati sa court. Yan. Yan ang center line. Center line. Kung mapapansin ninyo, pagkatapos ng center line o bago mag-center line, merong dalawang linya. Tama? Ito? At ito? Yan. So, yung linya na yan na dalawa, ito at saka ito, yan ang attack line. Attack line. Okay? Next. Ang sukat niyan, magmula dyan sa attack line hanggang sa center line, 3 meters. 3 meters. So, attack line, ito. Hanggang center line, ito, 3 meters. Okay? Next, ito. Yan ang net. Yan ang net. Sa dulo ng net, sa gilid, sa taas ng sideline, sa taas ng sideline, ito, yung parang stick na to. Yan. Pati itong kabila, yan. Yan ang antenna. Antenna. Okay? Yan yung extension ng sideline going up. Mamaya papaliwanag ko yung ibig sabihin nun. Okay? Yan yung extension ng sideline. Next, height ng net. Sa lalaki,
Okay? Magkaiba yan eh. Sa lalaki, magmula dyan sa white tip hanggang dito sa sahig, 2.43 meters. 2.43 meters ang height. Sa pambabaing net naman, magmula sa sahig hanggang sa white tip, mas mababa, 2.24 meters. 2.24 meters. Okay? Yan ang volleyball court. Next, volleyball. Ayan naman ng volleyball. Okay? Yung unang-unang volleyball, yung parang soccer ball, 9-panel. Tama? Yun yung parang rectangle-rectangle, di ba? Binago yun, hindi muna yan. Binago yun, ginawang parang lip. Di ba? Ginawang parang lip. May purpose yung mga engineer ng Mikasa, bakit ginawang lip? For drag. Ibig sabihin ng for drag, para pagkahampas mo, medyo bumagal yung bola. Mabilis pa rin naman eh, kasi sampas ng mga players eh. Pero mas mabagal yun as compared dun sa 9-panel na parang soccer ball. Hanggang sa niredesign nilang yan, ganito yung lip, okay, mas sa drag din yan para mas bumagal pa. Pero ganun pa rin, mabilis pa rin. Pero as compared to the 9-panel, yung unang-unang volleyball, mabilis na mabilis talaga yun. So yun ang purpose ng changes na yan. Okay? Next, bago pala yan. Sinisimulan yung game sa pamamagitan ng pagbibigay ng dalawang pirasong papel. Okay? Dalawang pirasong papel sa dalawang captain ball. Yan. Ang tawag dun sa pirasong papel na yon ay R5. R5. Ano yung R5? Yan yung pinaliit na drawing ng court mo. Yan yung R5. Ibibigay sa captain ball ng team A, ibibigay sa captain ball ng team B. And then, magto-toss coin sila pagkabigay nung R5. Mamaya, babalikan natin yung R5. Yung coin flip na yon, tatanungin sila head or tail. Okay? Yun yung unang tanong kasi dalawang tanong yung gagawin ng second referee. Okay? So, head or tail. Kung sino nanalo dun sa head or tail, say for example, si team A nanalo sa head or tail, merong pangalawang tanong. Tatanungin si team A, ano ang gusto mo? Service ka o court ka? Kung service ang pipiliin mo, sila ang pipili ng court. Significant yun dahil halimbawa kung mainit banda rito, gusto namin dito. Okay? Kung ang pinili nung nanalo sa coin flip ay court, automatic ang first service ay yung kalaban mo, yung team B. Okay? So yun ang coin flip. Then yung R5 na yan, ang gagawin nyo, isusulat nyo yung mga players na ilalagay nyo sa first six sa loob ng court. Player, yung jersey number nyo ng mga players na yun ang ilalagay nyo sa pwestuhan na yan. Ito para sa attack zone players at ito para sa backline players yung nasa likod. Kasi ito yung net. Yan yung net. Service order yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Service order yan, hindi jersey number. Okay? So, yung jersey number ilalagay nyo rito sa block. So, halimbawa si service order number 1, gusto nyo si player number 1. Yan na lang para hindi tayo nalilito. Si service order number 2, si player number 2, player number 3, player number 4, player number 5, player number 6. So, ayan yung sa R5. Babalikan natin yung R5 na yun mamaya. Okay? Kasi merong explanation yan dyan sa R5 na yan. Okay? Balik tayo dun sa game. Okay, ang isang FIBA game, ang isang FIVB game ay 5 sets lahat-lahat. Pag sinabing 5 sets, best of 5 sets, meaning race to 3 wins. Ibig sabihin ng best of 5 o race to 3, unahang makatatlong set na panalo. Paano yun, sir? Halimbawa si Team A nanalo na ng first set, nanalo si Team A ulit ng second set, nanalo si Team A ng third set. Tapos na. Why? Naka 3 sets na panalo na siya. Magpa 5 sets lang yan kung may decider. Meaning, nagtigda dalawang set na panalo yung bawat teams. Meron tayong 5th set. Kaya naging 5 sets. Okay? Ang scoran sa volleyball ay rally point. There is no such term as running score. Walang ganong term. Ang term ay rally point. Up to 25 points. Up to 25 points ng first set, up to 25 points ng second set, up to 25 points ng third set, up to 25 points ng fourth set na rally point. Ibig sabihin ng rally point, every mistake score, every error score, regardless kahit sino pa ang nagsiservice. Nung araw kasi,
side out ang ginagawa. Ibig sabihin, ang may karapatan lang umiscore ay yung nagsiserve na volleyball team. Ngayon, hindi. Rally point na yan. Kung sinong kung naka-mistake, automatic puntos na ng kalaban yun. Okay? Pagdating ng fifth set, kung may fifth set, up to 15 points lang. Okay? Next. So, okay na. Alam na natin up to 25 at up to 15. Balikan natin ngayon yung R5. Okay? Yan. So, bakit kailangan? Bakit importante yung R5? Kasi kakabisaduhin ng referee yan eh. Titingnan niya yan, yung R5. Sino ang backline players at sino yung frontline players, yung attack zone players. Kasi yung mga attack zone players, sila lang ang may karapatang tumalon, pumalo, umatake sa attack zone ng lagpas sa net, sa ibabaw ng net yung kamay nila. Si players na nasa backline, si player number 1, 6, and 5, wala silang karapatang pumunta dyan para lumundag ng mas mataas sa net at pumalo at umatake. Okay? Ito lang ang may karapatan at ito lang ang may karapatan. Okay? So, ibig sabihin kung wala ka sa pwesto mo, automatic score ng kalaban, bola ng kalaban, pipito yung referee, first referee. Okay? Once na na-release yung bola, automatic pito yung referee. Eh sir, nakikita namin, rumble-rumble sila eh. Pwede yun. Walang problema yun. Halimbawa, si player number 1 ay setter or tosser. Natural, kailangan niyang pumunta dyan sa gitna. Tama? Pwede yan. Pwede yung mag-rumble-rumble. As long as pag-release ng bola, pwede ka nang pumunta dyan at pwede ka nang maglaro. As long as hindi mo babasagin yung rule na yung frontline players lang ang may karapatang lumundag, pumalo, umatake ng nasa ibabaw ng net. Okay? Yun ang ginagawa ng, yun ang ibig sabihin, isang purpose ng R5. Pero, during the duration of the set ang pinag-uusapan na, during the duration of the set, ito namang si player numbers 1, 6, and 5, pwede naman niyang tumalon, lumundag, pumalo, tumatake ng mas mataas sa net dito sa attack zone eh. At si players number 2, 3, and 4, mawawalan ng karapatang tumalon, pumalo, umatake ng mas mataas na net dito sa attack zone. Kailan mangyayari yon? During the duration of the set, kailan mangyayari? Anybody na nagba-volleyball dito? Kailan mangyayari yon? Na yung frontline players dun sa R5 ay mawawalan ng karapatang umatake sa attack zone at yung mga backline players magkakaroon ng karapatang umatake sa attack zone. Kailan mangyayari yon during the duration of the set? Anybody na nagba-volleyball? Yes, go ahead. Unmute. Sige, explain mo. Go ahead, Miss Mona Lisa. Hello? Naririnig po ba? Yeah, naririnig na kita ngayon. Sige, go. Try lang po. Pag po umikot na po yung rotation po nila. Very good. Pagka nagkaroon na ng service rotation. Okay, paano ba yon? Halimbawa, nagra-rally na. Okay, nagra-rally. And then, service ng kalaban nyo ha. Then nagra-rally. And then pumalo si player number 2 nyo. Pasok. Pasok. Hindi nasagot ng kalaban. Magro-rotate na ngayon kasi service na nila eh. During the duration of the set na to. So, si player number 2 ngayon ang magsaservice. Okay? Player number 2 ang magsaservice. So, si player number 2 pagka-service, magro-rotate yan. Sino ngayon ang binigyan natin ng karapatang tumalon, umatake, pumalo sa attack zone? Player number ano? Analyze nyo. Player number 1, 6, 5, 4, 3, 2. Yan. Sino ang binigyan na natin ngayon ng karapatang pumalo umatake sa attack zone? Player number? Hello? Sige, analyze nyo. Nag-service si 2 kasi dito na siya eh. So pag-service niya, dyan na siya sa ibaba. Sino ngayon ang binigyan natin ng karapatan? See? Player number? Hello? Sige, tingnan nyo. Nag-rotate. Clockwise rotation. Sino ngayon ang binigyan natin ng karapatang tumalon, pumalo, umatake sa attack zone? 3 po. Si player number? 3 po. 3, kanina pa yon. Si player number 4, kanina pa.
5 po. Meron pa silang lisensya na umatake sa attack zone. Kasi si 2 pa lang naman ang bumaba eh. Sino ngayon ang binigyan na natin ng karapatan? Na kanina wala. Player number? 5 po. 5, very good. Kasi si 5 aangat na dito. Sino naman ngayon ang tinanggalan natin ng karapatang tumalon, pumalo o umatake sa attack zone? Na kanina ay pwede. 2 po. Si 2, kasi si 2, once na nag-service siya, papalit siya dito sa pwesto ni 1. Si 1, papalit siya sa 6. Si 6, papalit siya doon sa pwesto ni 5. Si 5, papalit doon sa 4. Si 4, papalit doon sa 3. Si 3, papalit doon sa pwesto ni 2. Babaguhin pa ba ng first referee at second referee yung listahan nila ng R5? Hindi na. Ganun sila kagagaling, kapisado na nila yung rotation. So sa makatwi during the duration of the set, itong si players number 1, 6, and 5, magkakaroon ng karapatang pumalo o matake dito sa attack zone at si players number 2, 3, and 4 mawawalan ng karapatan. Okay? During the duration of the set. Kasi meron tayong tinatawag na service rotation. Pero, pwede naman talagang pumunta rito si player number 1, 6, and 5 dito sa attack zone. Pwede rin pumunta dito yan kahit walang service rotation. Pwede silang pumalo at umatake kahit na nasa backline sila, kahit wala pang service rotation. As long as yung kamay nila hindi tatalon, hindi iibabaw sa net, pwedeng pa-topspin yung bola, yung hampas nila sa bola. Ito rin. Si players number 1, 6, and 5, wala pang rotation. Pwede rin naman yan lumundag ng mas mataas sa net eh. Pwede rin. Pwedeng umatake, pumalo, humampas, umispike si players number 1, 6, and 5 ng mas mataas sa net. Kahit wala pa silang service rotation, kahit hindi pa sila umiikot, pwede rin. As long as yung point of origin of jump nila is behind the attack line. Ayan ang attack line. So kung lulundag si player number 6 behind the attack line, hinampas niya mataas na mataas, hinampas niya, and then pasok at lumanding siya sa attack zone, good ball. Why? Kasi yung point of origin ng jump niya is behind the attack line. Okay? So yan ang purpose ng R5 sa pwestuhan at saka sa service orders. Service order. Rally point yan. Kung wrong server, score kagad ng kalaban yun. Okay, clear? Next. Yan. Merong system of substitution sa volleyball. Ang tawag doon ay body-body or body-body system. Anong ibig sabihin noon nung body-body system? Ibig sabihin kung sino lang ang pinalitan mo ng set na yon, siya lang ang magiging kapalitan mo hanggang matapos ang buong set, hindi match set. Example. Okay. Halimbawa si players number 1, 6, 5, 4, 3, 2 ang nasa court. And then naglalaro na. And then nagkakalat si player number 2, So ang gagawin mo, papalitan mo si player number 2 ni player number 7. So si 7 ngayon ang ilalagay, ililista ng scorer at saka dun sa umpire doon at saka ng referee, tatandaan niya na ang kabady ni 2 ay si player number 7. So 2 and 7 yung pwesto na yan. Okay? Then resume play. Then nagkakalat na, nasa bench na si player number 2. Hindi na naglalaro. And then nagkakalat naman si player number 4. Hindi pa tapos yung set 1. Hindi pa tapos yung first set. Nagkakalat siya. Gustong ipasok ni coach si player number 2 para kay player number 4. Kasi si player number 8 ay ban-ban. Hindi masyadong magaling. Pwede ba? Hindi, kasi body-body system yan eh. Ang kabady ni player number 2 ay si player number 7. Sila lang ang pwedeng magpalitan sa loob ng set na yun. So si player number 4, kailangan humanap ka ng ibang kapalitan niya para sa set na yun. Yun ang tinatawag na body-body system. Kailan lang pwedeng huminto yung body-body na yan, nakabady mo siya? Pwede yung itigil na ayaw mo yan ng kabady mo, pwede after ng set na yon. Pagdating ng second set, iba naman yung body-body system mo, pwede. Pero during the duration of the set, kung sino na yung napalitan mo, siya na yung magiging kapalitan mo hanggang matapos yung game. Okay? Next. Technical timeouts. So, ang technical timeout sa volleyball ay 8. Ang timeouts na binibigay sa bawat coach ay tagsa 10.
Okay, tagsasampu. So kung sampu sa team A, sampu sa team B, tapos walong technical timeouts, total of 28 total timeouts sa volleyball if called lahat. Okay, 28 ang total timeouts. Ano ba yung technical timeout? 1 to 25 ang scoran, ha? Sa first set, pagka meron nang naka-reach ng 8 points kagad, unang naka-reach ng 8 points, kahit sino pang team, kahit na ano pang score, halimbawa may naka 8-0 na o 8-7, 8-6, 8-5, 8-4, 8-3, 8-2, 8-1, basta may una nang naka-reach ng 8 points, pipito yung referee para sa kanyang unang pahinga, first technical timeout ng set na yun. Kaya kung nanonood kayo ng volleyball sa TV, makikita nyo, pumipito yung referee ng timeout kahit hindi tumatawag yung dalawang coach ng timeout. Bakit? Yun ay technical timeout. Pagdating ng 8 point. Once na may unang naka-8, pipito siya para sa first technical timeout ng set na yun. Then after 1 minute, resume play. Then laro ulit. Second technical timeout. Once na merong team na naka-reach ng 16 point, basta merong nang naka-16 point sa isang team na yon, kahit na sinong team, basta may unang naka-16, automatic pipito yung referee para sa kanyang pangalawang technical timeout ng game na yon. So ang technical timeout tinatawag ng 8 point at 16 point. Okay? Bakit pagdating ng fifth set walang technical timeout? Why? Bakit? Bakit sa fifth set walang technical timeout? Why? Anybody? Andiyan yung sagot. Nasa slide. Bakit sa fifth set walang technical timeout? Anybody? Wala bang nagba-volleyball sa inyo? Meron ba mga nagba-volleyball dito? Mga player, ganyan? Anybody? Bakit sa fifth set walang technical timeout? Bakit ang technical timeout first, second, third, at fourth set lang? 8 point at 16 point. Bakit sa fifth set walang technical timeout? Kasi? Yes, hanggang 15 lang eh. Pero, sa fifth set, pipito pa rin yung referee sa fifth set pagka meron ng naka-8 point. Pipito pa rin siya. Why? Hindi para mag-technical timeout. Pipito siya para mag-change of court or change court kung tawagin nating mga Pilipino. So, pipito pa rin siya. So, magpapalit lang ulit ng court. Yun ang 8 point ng fifth set. Okay? So, total of 28 total timeouts lahat-lahat if called sa volleyball. Kasi 8 technical timeouts, 10 timeouts each bawat coach. Okay? Libero. Ano yung libero? Yan yung merong ibang uniforms sa kanilang lahat. Okay? Yan yung libero. Ibig sabihin, kaya kailangan iba yung uniform niya para malaman ng first referee, second referee, at scorer na libero yung nasa loob. Bakit kailangan nilang malaman? Kasi yung libero, merong mga pwedeng gawin na hindi pwedeng gawin ng mga tao sa loob, ng mga kakampi niya sa loob. Okay? At meron din namang mga pwedeng gawin yung mga nasa loob na hindi pwedeng gawin ng libero. Yung libero, hindi na kailangan magpaalam sa substitution. Okay? Hindi na niya kailangan magpaalam sa substitution. Sisitsitan lang niya yung papalitan and then takbo siya sa likod ng attack line, papalitan na niya. Yung libero, hindi tinatawagan niya ng wrong positioning. Kahit saan siya pumiesto dyan, pwede for defense. Okay? Kaya lang yung libero, hindi yan nagsaservice. Bawal siyang magservice. Okay? So yan yung mga pwede at hindi pwedeng gawin ng libero. Okay? So yan ang tinatawag na libero. Okay, next. Touch the net. Sinama ko ba? Ayan. Crossing muna. Crossing. Ano yung crossing? Yung crossing, yan. Yung crossing, nung araw kasi, pwede yan eh. Pwede kang tumapak dyan sa kabilang side, hindi ka pipituhan ng referee. As long as i-slide mo yung paa mo pabalik, hindi mo iaangat pabalik. Nung araw, pwede yan. Ngayon, hindi. Tumapak ka dyan sa net, automatic crossing ka na. Okay? Net, touch the net naman. Touch the net. Nung araw, nung unang-una, may kuryente. Ibig sabihin ng may kuryente, madikit man lang yung kamay mo sa net kahit hindi gumalaw, touch the net ka na. Binago ng FIVB yun several years ago na kahit nagalaw mo yung net, kahit na-touch mo yung net,
Basta hindi gumalaw-galaw yan, hindi nakakaimpede sa play, pwede pa. And then binalik ng FIVB yung ruling ng touch the net. Kahit na dumikit ka dyan at hindi gumalaw yung net, automatic touch the net ka na. Yung check ball, ano yung check ball? Yung touch ball. Okay. Pagka nag-block ka, okay, then dumikit yung bola sa daliri mo, dumikit lang, automatic check ball ka na, touch ball ka na. Tapos, eto pa ha, ilan ang legal touches sa volleyball? Ilan ang legal hits? Diba tatlo? Tama? Yun ang legal touches sa volleyball, tatlo. Bibigyan ko kayo ng senaryo. Okay, pumalo yung kalaban. Pakinggan yung mabuti ha, pumalo yung kalaban. Tatlo lang ang allowed ha. Pumalo yung kalaban. And then, na-block ng kakampi mo. Na-block ng kakampi mo. Once na na-block, ibig sabihin, dumikit, na-block. Sa sobrang lakas ng palo, humagis sa likod, dinigpas ng kakampi mo. Pagdigpas ng kakampi mo, sinet ng kakampi mo. Pag-set ng kakampi mo, pinalo ng kakampi mo, ilang touches kayo? Ilang touches kayo nun? Hello? Again, pumalo yung kalaban, blinak ng kakampi mo. So, tumama sa kamay mo, na-block eh. Eh, ang lakas ng palo, tumalsik sa likod. Then, dinigpas ng kakampi mo. Pagdigpas ng kakampi mo, sinet ng isa mong kakampi. Pag set ng isa mong kakampi, pinalo ng isa mong kakampi, ilang touches na kayo? Four? Lima, sir. Four. Any other answer? Three. Bakit three? Mr. Miss Kalma, bakit three? Miss Kalma, bakit three? Yung answer mo, bakit three? Kasi? Pagka-receive po. Pagka-receive po din. Kasi? Pagka-receive po din. Pagka-set po. Pagpinalo po. Dalawa. Tatlo. E paano yung block? Kasi? Tama yung sagot mo, three. Kasi? Serve po yun ng kalaban. Hindi, kasi? Na-block eh, na-block eh. So kasi, ang blocking, hindi kasama sa bilang ng legal touches. Kaya kung nanonood kayo sa TV, nakikita nyo parang apat na tira na sila, di ba? Kasi hindi kina-count yung block. Kahit tumama pa sa kamay nyo yung bola, hindi yan tatawagan na first hit. Hindi yan tatawagan na touch. Kahit pa, pumalo yung kalaban, blinak ko. Blinak ko ha? Pumalo yung kalaban, blinak ko. And then sobrang hina ng palo. Pagka palo niya sa sobrang hina, imbis na pagka-block ko, tumalsik sa likod, imbis na nangyari tumalsik sa likod, nalaglag pa sa harap ko. Tinira ko ulit. Double ba ako? Hindi ako double. Bakit? Hindi counted yung blocking as legal touches. So, three touches pa lang din yun kasi hindi natin kina-count ang blocking. Okay? Next, change of court. Na-explain na kanina dun sa fifth set. Okay? Yan. Yan lang ang kasama sa quiz natin. Ay, o nga pala, papaliwanag natin yung sa extension ng sideline, no? Wait. Yan. So, halimbawa ito. Yan, halimbawa ito. Antena. Sinabi natin na yung antena ay extension ng sideline. Ayan, yung dinadapuan ng pointer. Yan. Ng mouse. Yan. Yan ay extension ng sideline. Ano ibig sabihin yan? Going up. Ibig sabihin, nagra-rally. Ayan, tingnan nyo yung cursor, ha? Nagra-rally. Ayan yung bola, ayan yung bola, ayan yung bola. Nagpapalitan. And then, pagpalo nung kalaban, nasagot nung kakampi mo. Nasalag nung kakampi mo. Kaya lang sa sobrang lakas tumalsik sa outside. E ayaw mong matalo. Hinahabol mo ngayon. Paghabol mo, hinampas mo. Paghampas mo, pasok sa loob ng court ng kalaban. Pero dumaan siya sa likuran ng antena, outside ang tira mo. Dapat pagtira mo, pasok sa loob at pasok sa loob ng antena. Yun ang ibig sabihin ng antena. Okay? So yan ang gamit ng antena. So may questions pa tayo? Anybody? Anything else? Questions? Mga Mr. at Miss? Wala daw, sabi ni Mr. Albay. Calling once, twice, thrice. Okay, if none, sige, continue tayo dun sa task natin.
task already posted na, pati yung lecture ng basketball posted na, nandun na sa Facebook group ninyo. Again, malinaw na sinasabi ko, baka merong bagong salta rito. Yung Google Classroom nyo, merong Google Class Stream. Nandun ang mga announcement. Lahat ng announcement, please, please, pakibasa lahat. Scroll down. Ayun, December 9 na announcement. Good morning, PE students. Welcome to our virtual class. Please be informed that we will have FB groups for each sections instead of a GC. All outputs, engagement, info pertaining to this semester's lecture, tasks, modules, and videos will be found in our FB group. You need to join our your respective sections FB group. All outputs will be checked in our FB group. These are the links of the FB groups of your sections that you are required to join up. Ayan, hanapin yung section nyo. Join up. And then once upon joining, scroll kayo sa wall ng group na yan. December 19 na post, andun lahat ng mga video lecture posts posted na. Lahat ng mga tanong nyo, sinagot na doon. Okay? San ipapasa? Bakit dyan ipapasa? Kailan ipapasa? May deadline pa. Sir, hindi pa po ako nakakagawa. Pwede pa po bang humabol? Sir, pwede bang ganito? Sir, wala akong bola, etc., 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 etc. Lahat-lahat ng mga sagot sa tanong nyo ay nandun na na-address na sa video lecture post na yun. Okay, panoorin nyo ng buong-buong-buong-buo. Never akong mag-check sa Google Classroom ng output. Lahat ng output ay check-checkan ko sa Facebook group. Backup copy lang ang nasa Google Classroom. Malinaw to. Okay? So, any other concerns? Questions? Anything else? Anybody else? Questions? Nandaw, sabi ni Miss Kalma, calling once, twice, thrice. Okay, sige, if none, let us pray. Lord God, maraming salamat po sa lesson na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Pero po ulit ng talino, lakas at unawa po sa lahat po ng mga subjects po namin. We pray in Jesus Christ's name. Amen. Okay, salamat. Salamat po, sir. Thank you po.